Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ube Express, your ultimate bus experience. Weather forecasting. Pagtaya ng panahon gamit ang mga nakolektang impormasyon. Good morning and welcome back sa Panahon TV. Bago umalis ng bahay, para sa iyong kahandaan, alamin muna ang maaasahang ilagay ng panahon ngayong araw. Narito at live nating makakapaniam si Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez. Magandang umaga sa iyo, Chris. Ayon sa forecast kahapon ay umiral nga itong tail end of a cold front at hanging amihan kaya naman nakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan ang ilang mga lugar sa ating bansa. Chris, magpapatuloy ba yung mga pag-ulan na ito ngayong araw? Ano bang laman ng ating 5 a.m. weather forecast? Magandang umaga, Tricia. Tama ka nga, no? Patuloy nga umiiral itong tinatawag nating tail end ng cold front dito nga sa may bandang Bicol region at Eastern Visayas. Samantala, yung amihan naman ay makakaapekto pa rin dito sa natitirang bahagi ng Luzon. Asahan ng mga kababayan natin sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region at maging dito sa lalawigan ng Aurora at Quezon ang mga mahinang pag-ulan na dulot ng amihan. Maulap naman at kalat-kalat ang mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog dito nga sa Bicol Region at sa Eastern Visayas. Pinapayuhan natin yung mga kababayan natin doon na maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally patuloy ang mainit at medyo malinsang ang panahon. Maliban lang sa ilang pulupulong mahinang pag-ulan o ilang isolated thunderstorm naman sa buong Mindanao. Yan, patuloy pa rin po nating nararanasan yung epekto ng tail end of a cold front. Kaya't sa mga residente sa Bicol Region at Eastern Visayas, laging maging alerto dahil posible ang ilang mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Chris, sa pag-iral ng mga weather system na ito, maapektuhan din ba yung kondisyon ng ating karagatan? Yung amihan, inaasahan nga natin na patuloy pa rin magdudulot ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Simula dito nga sa baybayin ng Ilocos Norte hanggang dito sa silangang baybayin ng Eastern Samar. So generally, itong northern at saka eastern seaboard ng northern ng Luzon at ng eastern seaboard ng Visayas, inaasahan nga na magiging maalon hanggang sa napakaalon hanggat mariwag muna pumalaot doon yung mga kababayan nating mga isda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala, sa natitirang bahagi naman ating bansa, magiging katamtaman hanggang sa maalon mga karagatan. Kaya't ibahing pag-ingat po sa mga kababayan natin na papalaot. Sa nalalapit na weekend, siguradong marami sa mga kababayan natin yung nakaplanong magbakasyon sa Baguio City. Chris, kahapon umabot ng 11 degrees Celsius ang lowest temperature sa Baguio City. Ano-ano pa ba yung mga lugar na nakaranas ng pagbaba ng temperatura? Sa ngayon, dahil nga sa immediate impact ng amihan ay nararamdaman dito sa may bandang Northern Luzon area, yung top 3 lowest temperature natin kahapon ay naitala nga natin dito sa mga lalawigan sa Northern Luzon area, particular na sa Tugigaro City, around 19 degrees Celsius lamang yung naitala nating minimum temperature, 18.7 naman sa Basco, Batanes, at sa Baguio City, 13.2 degrees Celsius. At sa mga darating na araw, asahan pa rin ang patuloy na pag-iiral ng amihan, kaya't asahan pa rin ang mas malamig na early morning temperatures, hindi lamang sa Northern Luzon, kundi maging ilang bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon. Maraming salamat, Chris, sa iyong oras at sa mga paalala sa lagay ng panahon. At yan nga po si Chris Perez, ang weather forecaster ng Pag-asa. Northeast monsoon o hanging amihan ang nagdadala ng mahihinang pag-ulan na nararanasan sa ilang lugar sa Luzon. Ano-ano pa bang mga dapat nating malaman tungkol sa weather system na ito? Narito at alamin. Tuwing buwan ng Enero, iba't ibang weather systems ang nakakaapekto sa ating bansa. Kabilang dito ang northeast monsoon o hanging amihan na nagdadala ng pag-ulan at malamig na panahon, lalo na sa gabi o madaling araw. Maaari rin magdala ng pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang tail end of a cold front, intertropical convergence zone o ITCZ, thunderstorms, low pressure area, at tropical cyclone o bagyo. Sa unang buwan ng taon, isang bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Pag-asa, may tatlong senaryo na posibleng mangyari. Una, maaaring tumama ang bagyo sa lupa, partikular sa Eastern Visayas o Bicol Region.
Ikalawa, tatama ito sa lupa ngunit magbabago rin ang direksyon. At ikatlo, pwede itong pumasok lang ng PAR ngunit agad ding lilihis at lalabas ng Philippine premises. Maaring pahinain ang hanging amihan ng bagyong papasok ng PAR, pero pwede ring itulak ng amihan ng bagyo dahilan ng mas malaking tsansa ng pagtama nito sa lupa. Weekend na bukas, ano man ang plano mong gawin, siguradong iayon mo na ito sa maasahang lagay ng panahon. Narito ang today weather forecast mula sa PAGASA. Sa Baguio City kung saan nararanasan ang epekto ng hanging amihan, paghanda ng mahihinang pag-ulan ay epekto ng weather system na ito. Mararanasan ang mga mahihinang pag-ulan ito bukas, araw ng Sabado. Samantala sa Linggo, pati na rin sa araw ng Lunes, magandang panahon ang maasahan pero posible pa rin yung ilang mga pag-ulan na maaaring maranasan lalo na tuwing hapon o gabi. Mababa ang temperatura, ito ay maaaring bumaba ng 12 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, magandang panahon ang maasahan for the next 3 days. Pero lagi pa rin bitbitin ang payong kung mamamasyal bukas araw ng weekend dahil posible yung ilang mga dagli ang pag-ulan, lalo na tuwing hapon o gabi. Ang temperatura sa mga araw na ito ay nasa pagitan ng 23 hanggang sa 30 degrees Celsius. Sa Cebu, maaasahan o may iral ang maulap hanggang sa napakaulap na kalangitan at posible rin yung ilang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ito ay epekto ng tail end of a cold front na dominante sa bansa ngayong araw. Samantala, sa araw ng Linggo pati na rin sa Lunes, good weather condition ang maaasahan maliban na lamang sa ilang mga pag-ulan na posible sa hapon o gabi. Ang temperatura sa mga araw na ito ay maglalaro sa pagitan ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa Davao, good weather condition ang maasahan bukas araw ng Sabado. Pero posible pa rin yung ilang mga dagli ang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura ito ay maaaring pumalo ng hanggang sa 31 degrees Celsius. Samantara, pagsapit ng Linggo pati na rin sa Lunes, pagandaan ang maulap hanggang sa napakaulap na kalangitan at mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura sa mga araw na yan ay nasa pagitan ng 25 hanggang sa 30 degrees Celsius. Sa Zamboanga, generally fair weather condition ang maasahan. Ibig sabihin ng ganitong panahon ay iira lang mainit o iira lang araw mula umaga hanggang sa tanghali. Pero nako, sa hapon o gabi ay posible na yung ilang mga dagli ang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ito ay epekto ng ilang mga localized thunderstorms. Maaring pumalo ng hanggang sa 33 degrees Celsius ang temperatura. Bukod sa shoulder bag, alam nyo ba na pwede rin gawing fashionable skirt ang iyong lumang pantalon? Ituturo ko sa inyo kung paano mula sa DIY o do-it-yourself project na ito. Sa araw-araw at palaging pantalon ng suot, don't worry dahil bibigyan natin yan ng makeover. Nakagawa na tayo ng shoulder bag mula sa lumang pantalon. For today, panibagong do-it-yourself project na naman ang ating gagawin dahil gagawa tayo ng palda mula sa lumang pantalon. Narito ang mga materyales. Ihanda ang lumang pantalon, gunting, sinulid ng kasing kulay ng pantalon, karayom, marking pen, at ruler. Para sa sukat ng palda, depende na sa'yo kung gaano kaikli o kahaba ang gusto mo. Pagkatapos markahan at sukatin ang tela, gupitin ito gayon din sa kabilang bahagi ng pantalon. Sunod naman natin gawin ay gupitin ang gitnang bahagi ng pantalon. Baliktarin ang tela at tupiin ito sa gitna. Siguraduhin pantay ang magkabilang gilid ng tela kung saan tayo gumupit. Pagkatapos, markahan ng linya ang magkabilang gilid nito. Ito ang susundin nating marka sa pagtatahi ng tela. Sa pagtatahi, pwede din kayong gumamit ng makina o sewing machine para mas malinis at mas mabilis ang tahi. Gupitin ang sobrang tela at gayon din ang gawin sa kabilang bahagi ng tela.
babalik na rin ang palda. Kunin naman ang tela na pinutol natin kanina. Sukatin ang lapad ng palda mula dito at markahan. Gupitin ang linya na ginuhit. At gayon din ang gawin sa isa pang putol ng tela. Gupitin ang gitnang bahagi ng mga tela hanggang sa makagawa ng dalawang parisukat. Itupi ang tela sa gitna ng dalawang beses. Mula sa nakatuping sulok nito, markahan ang tela na may sukat na 16 cm sa paikot at sundin ang linya nito. Markahan din ng 5 cm ang tela at gupitin ang mga ito. Mula dito ay makakagawa tayo ng hugis bilog na tela. Gayon din ang gawin sa isa pang putol ng tela. Gupitin sa gitna ang mga ito at pagdugtungin ng magkabilang dulo. Ito naman ang magsisilbing ruffles, kaya tatahiin natin ito sa dulo ng palda. Siguraduhin nakapaloob ang ruffles sa nakabaligtad na palda. Sa ganitong pwesto natin siya tatahiin ng paikot. Pagkatapos tahiin ng ruffles, balik na rin ang palda at ayan na! Meron ka ng palda mula sa pinaglumaang pantalon. Ayan, kasyang-kasya yung ginawa natin. Ang mga lumang pantalon katulad nito, meron pa palang tinatagong ganda. Kayo huwag matakot mag-eksperimento at siguradong makakagawa pa tayo ng mga bagong proyekto. Ako si Tricia Green para sa Panahon TV. At abangan, Manila Zoo pansamantalang ipinasara na. Mga basurang lumutang sa Cebu, nagmula daw sa ospital. At heat wave sa Australia, apektado na din ang mga hayop. Yan at marami pang iba ang ating malalaman sa pagbabalik ng Panahon.